Magandang tanghali, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Marce patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Alas 6 ngayong umaga, ito po ay namataan sa layong 160 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ito ang hanging umaabot sa 45 kilometers kada oras at bugsong 55 kilometers kada oras. Ito inaasahang patuloy na kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 17 kilometro bawat oras. Kung ating pong matatandaan mula sa pagiging low pressure area kahapon ay lumakas pa itong ating nabanggit na sama ng panahon na siyang dahilan para ito po ay maging 13th bagyo dito sa ating bansa ngayong 2016. At batay nga sa ating panayam kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, kung hindi magbabago itong bilis at direksyon itong ating binabantayang sama ng panahon, posible itong maglandfall o tumama sa kalupaan sa pagitan ng alas 5 mamayang hapon o kaya naman alas 7 mamayang gabi sa bahagi po nitong Surigao provinces. At sa unti-unti namang pagkilos ng bagyo papalapit sa kalupaan, nagdadala na ito ng mga pag-ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal Number 1. Kabilang sa mga yan, itong Romblon, Cuyo Island, pati na rin itong Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Bantayan Island, Camotes Island, Siquijor, at pati na rin ang Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, pati na rin ang Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat Islands, hanggang sa bahagi nitong Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. At kasabay ng pag-iral ng bagyo, narito naman ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Inaasahan natin ang pagkakaroon ng ulan na may kasamang bugso ng hangin sa bahagi nitong Southern Leyte, gayon din sa may Central Visayas, hanggang sa bahagi nitong Negros Island, pati na rin sa Camiguin hanggang sa may bahagi nitong rehiyon ng Caraga. Inaasahan naman natin sa natitirang bahagi nitong Eastern Visayas, gayon din sa bahagi nitong Northern Mindanao at sa Davao Region ang pag-iral nung may hina hanggang sa katamtamang o mga paminsan ng malalakas na mga pag-ulan. Doon po sa ating mga nabanggit na lugar, magdoble ingat lamang ang mga residente. Dahil ang mga pag-ulan, posible magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagkuho ng lupa. May hinahanggang sa katamtamang pag-ulan naman yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan sa bahagi nitong Bicol Region, gayon din sa may bahagi nitong Palawan, sa natitirang bahagi nitong Visayas, hanggang sa nalalabing bahagi nitong Mindanao. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, kung mapapansin nyo, maaraw nga itong ating weather condition. Ibig sabihin yan, nagpapakita si Haring Araw umiiral. Itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero posible ang isolated rain showers or thunderstorms. Same weather condition para dito sa natitirang bahagi nitong Luzon. At para naman sa ating mga kababayang mangingisda, nakataas pa rin ang gale warning. Dito po yan sa northern seaboard nitong Northern Luzon kung saan inaasahan natin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya naman bawal munang pumalaon, lalong-lalo na ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, dulot pa rin itong ating binabantayang bagyo, ang ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan. Batay nga sa inilabas na advisory ng Pag-asa, magpapatuloy itong moderate to heavy rains within the next 2 to 3 hours simula pa kaninang 10:43 a.m. sa mga lugar na sakop ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siargao Island, Dinagat Island, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Kapareho mga pag-ulan din ang dapat paghandaan ng mga residente ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Camiguin Island, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte at Davao Oriental. Pinag-iingat din sa mga pag-ulan ng mga residente ng Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, South Cotabato, Cotabato City, Sarangani at Maguindanao. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.
Bukod naman sa ulat panahon, kabilang din sa ating binabantayan ang usapin na may kinalaman sa agrikultura. Isang sektor na madalas maabuso, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kaya naman ang Department of Agriculture, kakansilahin na ang lahat ng import permits para malabanan ang smuggling o ang ilegal na pagpasok ng mga produktong gulay at karne dito sa ating bansa, na mataas ang demand kapag holiday season. Paliwanag ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, paraan din ito para maiwasan ang pag-recycle ng permits na magkakaibang ginagamit sa mga transaksyon. Ayon sa research, bilyong-bilyong piso kada taon ang nawawala sa lokal na sektor ng agrikultura dahil sa smuggling. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang tanghali po at mag-ingat po kayong lahat.